Hello po guys, nandito na naman po inyong lingkod, Tereso Jr. Juarbal, ang YouTube channel natin. Ang pag-uusapan po natin ngayon, patungkol po sa tamang pagtuno ng ating bola. Okay, baka may mga buzzer dyan ha. Base lang po ito sa aking karanasan sa pagtuno ng Honda 160cc. Kasi mayroon akong Click 160 at saka ito namang si PCX160cc. So guys, background lang po ng konti kung bakit ko sinasabi na tamang pagtuno ng ating bula ay dahil po sa tika muna. Okay. Ay dahil po nasubukan ko na rin po magtuno ng stock na 13 gear stock na torque drive at saka nagpalit ako ng pulley set yung PPK. Kaya nga na-discover ko yung 17 grams na maganda doon po sa 13 teeth na stock at saka sa torque drive. Okay. Now, mula noon ay nagpalit din ako ng Thai racing seat up na galing naman po kay Tanakon. Okay? So, kay Tanako naman ay hindi naman yun matutuno doon po sa stock natin na torque drive. Alam naman natin na nagpapalit tayo ng center spring, clutch spring at saka yung bell. Pero guys, sasabihin ko sa inyo na yun palang bula ay iba-iba talaga kahit pa nagbibigay iyong nagbibinta sa inyo. Kasi may sinasabi na una mo daw yung ilagay yung mabigat na bula, tapos isunod mo yung magaan na bula. So, ano ba talaga ang dapat? Kasi nag-try din ako sa limb racing, ay ganun din ang mga na-discovery ko. So, ito guys, ang sikreto at ang totoo na pagtuno ng bula ng ating pulley set. Number one po, dapat yung tandaan na ang pagtuno ng bula, tapos paglagay nyo ng bula, nagkumbi kayo, okay? Tapos tinisting nyo yung motor nyo. Nako guys, hindi po ang tamang response ng motorsiklo natin. Bakit po? Kasi hindi pa nag-adjust yung ECU niya. Okay, alam iyan sa mga nagtutuno ng bula or kung nagtutuno ka ngayon sa PCX mo, ADV mo at saka sa Click 160 mo, hindi po iyan ang tamang response ng ating motorsiklo. Bakit po? Ay parang kung sa ilunggo pa na nakibot lang yan. Parang sa Bisaya, nakurat. Okay, ang tamang response ng ating bula po, ng motorsiklo, sorry, ay yung pag pinatakbo mo muna iyan yung motorsiklo mo ng 500 to 1K Odo. Iyan po, mag-settle down niya. Huwag kayong maniwala po sa ibang, ito, nilalagyan ng bula, tapos ito na, kinukover nila sa GoPro nila, whatever camera they have. And then, pakita nila, ang lakas ng arangkada, tapos may dulo pa, tapos may gitna pa. Nako, hindi po yan guys. Maniwala po kayo. Palagi po akong nagtutuno ng bula at saka nag-eksperimento. So, ang dapat nyong tandaan, paglagay nyo ng bula, hindi po magre-response ng tama yung motorsiklo natin. Kailangan patakbuhin mo yan ng 5 to 1K Odo. Now, dito tayo. Di ba yung mga nagbibinta dito ng bula ay nagbibinta ng bula, sorry. Nagbibinta ng pulley set ay mayroon ng kasamang bula. Hindi ba po ba? Okay. Now, sinasabi rin nila na, sir, ano bang tama? Yung mabigat ba ang unahin natin o yung magaan? Ito guys ang na-discovery ko. Okay? Take note ha, ito ang na-discovery ko ang tamang pagtuno niyan. Nako po, maraming nagsasabi
pati na ako, nadali din ako niyan na sabi kasi ng mekaniko, sir, dapat kasi mabigat yung una. Dahil po yung mabigat kasi ay yun daw ang torque, yung hatak niya, yung horsepower niya, at saka yung magaan naman yung huli ay yun daw ang dulo. 'Di ba may vlog pa ako niyan? Sinasabi ko ngayon po, sorry. Okay. So ang tao naman ay natuto naman base po sa experience, hindi po sa sabi-sabi. Ito po, totoo talaga ito. Okay, ang tama pong pagtutuno ng ating bula ay hindi po yung una, yung mabigat o yung magaan. Okay, ito po ang nadiskubre ko, guys. Okay, para makuha mo yung timpla na gusto mo, kasi ang gusto ko kasi ay apat. Okay, ang una po ay may hatak siya, yung tinatawag nating torque. Ikalawa po ay mayroong arangkada, yun pong tinatawag nating acceleration. At saka, ang pangatlo po ay mayroon siyang dulo, yung top speed. At ang pang-apat na pinaka-importante sa akin ay yung pong makasave tayo ng gasolina. Yun po. So, alam mo naman na ito ay nagpapalit din ako ng bell. Okay? Isa pa po ang na-discovery ko sa bell. Sideline muna tayo sa bell. Pag gumagamit ka ng lighter na bell, ay parang lumalamya din yung ano mo, yung hatak mo. Pero dumudulo. Yan pong tandaan nyo. Okay. Pag magaan yung bell, ay kailangan kang magbaba ng bula. Kasi po, parang hindi maganda yung response niya. Kasi naiiba na yung bell niya. Ito, ang tama pong pagtutuno ng bula ay hanapin mo mismo sa iyong sarili. Okay, ito na ang sikreto. Ito guys, na-discovery ko. Ang pinakauna, nag-try ako sa PPK, sa limb racing, sa Thai racing sit-up, at saka sa iba-iba pang mga pulley set para lang talaga makuha yung gusto kong takbo response ng motorsiklo ko na si Pixie. Ito guys, pag sinabi ng store at saka ng mekaniko, iuna mo sir yung mabigat at saka ulahi yung magaan. Tapos pag try mo, okay, wow, ang ganda ng response. Huwag kang maniwala dyan. Kasi po 500 to 1K odo muna yung ipatakbo mo ng motor mo. Now, after that 1K odo, makikita mo na yung totoong response. Ito yung isaksak nyo sa kukuti nyo. Hindi po talaga paglagay nyo ng bula, iyan na po ang totoong response ng motor nyo. Hindi po. Sorry po. So, 1K odo, iyan po ang pinakatama. Pagkatapos niyan, ay iyon na. Mag-decide ka na kung tama ba yan sa'yo, kung okay ba yan siya sa'yo. Now, pag sinasabing mabigat yung una, tapos ang lakas ng arangkada, yung torque niya, acceleration niya, pero walang dulo. Okay. Now, after 1K odo, okay, baliktarin mo guys. Baliktarin mo naman yan. Okay. So, sa yung una yung magaan, tapos yung mabigat yung ulihi, yung last. Okay. Now, baka maramdaman mo din ito na, uy, ang lakas ng arangkada, ang lakas ng ano, ang lakas naman ng hatak niya, at saka may dulo pa. Now, guys, sinusubukan ko rin yan sa ibang motorsiklo. Iba-iba po talaga ang response kahit balik-baliktarin mo pa yung mga bulang binibigay nila. Okay po? So, guys, ito po ang na-discovery ko. Para mahanap mo ang tamang timpla, ang tamang response ng motorsiklo mo, ikaw mismo ang mag-eksperimento. Okay, paano ba? Baliktarin mo yung bula kung saan yung maganda sa'yo after 1K odo. After 1K odo, parang kulang sa dulo. Ibaliktad mo. Okay, maganda yung dulo pero kulang ng hatak. Ito naman guys. Example, ito ha. Yung nilagay mo ay 9 at saka 11.
Okay. Wow, ang ganda talaga ng top speed niya, yung dulo niya, pero mayroon siyang mid at saka dulo, pero wala yung torque at arangkada. Ayun, dito ka na magtaas ng bula. Hindi po yung, di ba, ano, 11.9. Huwag mong galawin yung 11. Itaas mo yung 9 ng 10. So, kaya nga, na-discover ko itong 10 at saka 11. Yan po ang katotohanan. Para po mayroong hatak, arangkada, gitna at saka dulo. Iyan po ang tanda natin. Iyan po ang ibibigay ko sa inyo na sikreto. Kahit anong pulley set, kahit anong CVT ng motor nyo, tandaan nyo, ikaw mismo ang maghanap ng tamang response ng motorsiklo mo. At tandaan mo, baliktarin mo, baliktarin. Pag nakuha mo na yung dulo, kunin mo na yung dulo, guys. Huwag kang, ito, maganda yung hatak, maganda yung gitna, pero walang dulo. Huwag, scrap out yan. Ang una mong hanapin yung dulo, yung may gitna, gitna at dulo, walang arangkada. Tapos magtaas ka ng yung pinaka, kung ito, pag 9, 11, magtaas ka lang ng 10, 11. At saka kung ito naman yung ano mo, o 10, 11, pero parang ano, kulang sa'yo, okay? Mayroon ng dulo, pero wala pang hatak, arangkada, ay magtaas ka. Itaas mo yung 11 ng 12. So, 10, 12. Iyan po ang tandaan natin. So, hanapin muna yung dulo bago ka maghanap ng arangkada at saka sa gitna at saka yung power niya. Okay? Sana may natutunan kayo dito sa vlog natin. Sige po, kita-kita tayo muli.